mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Unang araw pa lamang noon ni Laika sa kanyang bagong pinapasukang kumpanya. Natapos na naman kasi ang kontrata niya sa dating pinagtatrabahuan. Kaya naman, ngayon pa lamang ulit siya nakahanap ng panibagong trabaho. Dahil doon ay talagang nagagalak ang dalaga na magsipag sa trabaho. Lalo't nabalitaan niyang sa kumpanyang ito nagre-regular sila ng empleyado. Nasa lobby pa lamang ng kanilang building ang 25 anyos na dalaga. Nang madat na niya ang ilang kalalakihan na pinagtitripan ang isang matandang janitor, nalata namang walang kalaban-laban sa kanila. Nakasuot ng mararangal na uniforme ang dalawang lalaki at alam niya mga katrabaho niya ito ngayon dito sa bagong kumpanya. Hawak ang kanya-kanya nilang kape ay pinagkakatuwaan nilang dumihan ng sahig na katatapos lamang linisin ng matanda. Bukod pa roon ay tumatawa-tawa pa sila na parang nakakatuwa ang kanilang ginagawa habang itinutulak itong janitor. Hoy! Sumigaw si Iya na nanggagalaiti. Ano kayo, mga isip bata? Dagdag niya pa habang patuloy na lumalapit sa kanila. Nginisihan lamang naman siya ng dalawang bokong. Huwag kang makialam dito, miss. Tropa kami niyang si Tatang. Huwag kang pakialamera. Sarkastikong sagot pa ng lalaki sa kanya. Tiningnan niya ang matandang janitor ngunit kitang-kita niyang umiling ito. Ibig sabihin, hindi totoong kaibigan ito ang dalawang isip batang lalaking ito. Ang lalaki ng katawan nyo, matanda pang naisipan niyong ibuli. Kakapal ng mga mukha nyo ah. Muli ay hiyaw ni Iya sa lalong nanggagalaiti na tinig. Sino ka ba ha? Kilala mo ba kami? Bago ka rito ano? Ngayon ay iyong isang lalaki naman ang nagtanong sa kanya. Ano naman kung bago nga ako rito? Bakit? Aapihin nyo rin ako? Mga selbahe kayo? Inismiran pa ni Iya ang dalawa bago niya hinarap ang matanda. Tatay, ayos lang po ba kayo? May pag-aalalang tanong niya sa matanda. Ngumiti naman ito at tinanguan siya. Bakit hinayaan niyo na ganyanin kayo ng mokong na yun? Sa usunod po, pwede bang magsumbong kayo sa guard o kahit sa akin na lang para man po natuturuan sila ng leksyon? Bilin pa ni Iya bago siya noon nagpaalam na alis muna at malilate na siya sa kanyang trabaho. Kinabukasan ay maaga muling pumasok si Iya. Ang totoo ay nawaglit na sa kanyang isip ang tungkol sa naging inkwentro niya sa matanda at dalawang katrabaho na nga apirito. Puno kasi ng trabaho ang kanyang isip. Ngunit ganoon na lamang naging gulat ni Iya na makapasok siya sa kanilang kumpanya at sinalubong siya ng kumpulan ng kanyang mga katrabaho. Anong meron? Tanong ni Iya sa isa sa kanyang mga katrabaho. May announcement daw ang CEO natin, Iya. Tungkol daw ito sa isang insidente kahapon. Sagot naman ito, na biglang nakapagpabalik sa alaala ni Iya sa nangyari kahapon. Dumating ang kanilang CEO at nagsitahimik ang lahat. Sa likod nito ay nakasunod ang matandang tinulungan niya kahapon. Ngunit katakataka nakasuot na ito ngayon na magarang damit na pangmayaman. Na animo ka-level nito ang kanilang boss. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Panimula ng kanilang boss. Ilang janitor at janitress nang nagre-resign nang halos sunod-sunod din itong mga nakaraang linggo sa hindi namin malamang dahilan. Ayaw namin kasi magsalita ng mga nasabing empleyado sa takot na baka balikan sila ng mga taong kinatatakutan nila sa kumpanyang ito. May halong galit at pagpapatuloy pa ng kanilang boss. Kaya naman, nagpa siyang daddy ko na siya mismo ang humuli sa mga bully. Gusto niya kasing siya mismo ang makakita ng ginagawang pangapi ng mga taong ito. Alam niyong lahat kung gaano namin pinahalagan ang lahat ng empleyado namin mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Dahil lahat kayo parte ng kumpanyang ito, pagkatapos ay ganon pang gagawin ninyo. Nagulat naman si Iya sa mga narinig. Lalo na nang malamang ama pala ng kanilang boss ang matandang tinulungan niya kahapon. Biglang lumabas sa isang malaking screen ng CCTV footage ng nangyari kahapon. At napasinghap ang lahat nang makita nila kung paano pinagtanggol at tinulungan ni Iya
Nang buong puso ang matanda mula sa mga bully na ngayon ay yukong-yuko na sa isang sulok. Mabuti na lang, isa sa mga bagong empleyado natin dito ang mayroong mabuting puso. Kaya naman nagpa siya kaming ipromote agad siya bilang team leader at irregular siya sa trabaho. Si Iya Vasquez. Sa sinabing yun ng boss ay tuwang-tuwa ang lahat ng mga trabante dahil magkakaroon sila ng isang team leader na mabait at hindi magpapabuli sa kung sino-sino man. Dahil doon ay tila nagbago ang buhay ni Iya dahil sa kanyang pagtulong. At simula noon ay lalo pa niyang pinag-igi ang kanyang trabaho sa kumpanya. Kayo, anong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? I-comment niyo naman po dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tomoksky TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.